Kumusta mga kabasketball? Nlex Road Warriors nakahanap ng Katapat at tinuldukan nga ang kanilang winning streak. Tara na't ating pag-usapan yan. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na to, ay huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like, subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong video ko. James thinking coaching. Bago natin simulan, ay pa-shoutout muna kila Jaymar, Rendo Ibingguar, Hip Hop Hope, at kay Tony Carmen. Ang Nlex Road Warriors nga ay nagkaroon ng unbelievable game kontra Magnolia Hatchets. Huling laban nila bago ang Northport, kung saan ay natambakan na nga sila ng 26 na puntos at sa huli ay naipanalo pa ang laro. Ngunit kabaliktara naman ang nangyari sa laro nila kontra Northport Batang Pier kagabi. Dahil nga ay sila naman ang nakatambak sa una na umabot pa ng 15 puntos. Ngunit ay binawian din sila ng Northport kung saan sa huli ay natalo din sila sa laro. At doon nga ay tinuldukan ng Northport Batang Pier ang winning streak nitong Nlex Road Warriors. Malaking sampal nga yun para kay Coach Yeng dahil natatalo nga nila ang malalakas na team ngayong conference. Tapos natalo lang sila ng Northport kung saan nasa pangsyam lang na standing sa ngayon. Hindi naman sa minamaliit ko itong Northport, pero aminin nyo man sa hindi na talagang lugi sa lineup itong Batang Pier. Lalo na't nasa injury recovery pa itong si Robert Bolick. Sa pagkapanalo nga ng Northport sa Nlex ay nagkaroon pa nga sila ng pag-asang makapasok sa quarterfinals kapag maipanalo nila ang huling laro kontra Ginebra. At kapag natalo ang Alaska kontra dito sa Nlex. Kapag nanalo naman ang Nlex kontra sa Alaska, ay posibleng sila pa rin ang maghaharap sa first round ng playoffs. Ang tanong, kaya bang dalhin ni Coach Yeng ang Nlex sa finals o posibleng masilat pa sila ng nasa pangwalong posisyon? Ano sa opinion nyo mga kabasketball? Comment nyo lang sa baba at ating pag-usapan yan. At bago nyo lisanin ang video na to, just hit the like and subscribe button para palagi kayong updated sa mga bagong video ko. Salamat sa panonood.